sa atin ang tunay na halimbawa ng pagmamahal sa kapwa. Amen po ba? Tanggapin mo ngayon katabi mo. Sabi mo sa kanya, kaya mo bang mamatay para sa akin? Kaya pa yung sagot niya. Tinawanan lang, no? Tinawanan lang, ano? So, with your brothers and sisters, sa totoo lang, mahirap yun. Yes. Tama mo ba? Mahirap yun. Kung para sa inyong anak at sa inyong asawa, magagawa niyo. But for a friend, sabi nga sa Biblia, no? Greater loves to other than this. To lay one's life, ano po, for one's own friend. Para sa isang kaibigan. Dahil ito nga yung buod ng pagiging Kristiyano natin, yung identity natin. Ang tayo po ay magmahal. Yes. At tayo ay mag-alay ng ating buhay para sa ating kaibigan at sa ating kapwa. And sabi ni Brandon Manning, define yourself radically as one beloved by God. Define yourself radically. Ibig sabihin, frankly. Na kung pagsabi natin radically, ito yung katotohanan. Harapan mong sabihin na yung identity mo ay isang tao na minamahal ng Diyos. Amen po ba? Amen. Isang tao na minamahal ng Diyos. Sa isang pelikula, no, may babae nagtatanong na, pangit ba ako? Papalit-palit ba ako? Kamahal-mahal ba ako? So ito yung karamihang tanong ng mga tao, lalo na yung mga tao hindi nakakaranas ng sapat na pagmamahal mula sa kanilang kapwa. Pero mga kapatid, ito yung magandang tatandaan natin. Ano? Sabi nga ni Brandon Manning, this is the true self. Every other identity is illusion. Na tayong lahat ay nilikha ng Diyos para iparanas ng Diyos sa atin ang kanyang pagmamahal. And so sabi nga sa verse 3 na ating pumbinasa, see what great love the Father has lavished on us that we should be called the children of God. Sa verse 1 pala to, no? And that is what we are. So the reason the world does not know us is that it did not know you. So ibig sabihin, kapag ikaw bilang isang Kristiyano, sinusubukan mo isang buhay ang salita ng Diyos. At maraming napupuot at nagagalit sa iyo dahil sa pananampalataya mo, ibig sabihin, yung mga taong yung hindi ka nila kilala, hindi ka nila tanggap, dahil unang tigit sa lahat, hindi nila kilala ang Diyos. Amen. Amen po ba? Amen. Hindi nila kilala ang Diyos. Maraming tao nagsasabi na ito ang totoong pananampalataya, ito ang tamang pananampalataya. But God did not call us, ano po mga kapatid, na mabuhay lang ayon sa ating salita. Kaya mabuhay ayon sa paglumak. Dahil ang pananampalatayang walang kalapit na gawa ay patay. Ang pagiging Kristiyanong hindi isinasabuhay ay patay. Amen po ba? Kristiyano tayo hindi lang sa salita, mga kapatid. Kundi Kristiyano tayo sa paggawa. The way we treat other people, the way we love other people, and the way we serve God. Amen po ba? Nakakasunod po tayo. No? No, sabi nga ni Pythagoras, isa sa mga ancient philosophers, man, know thyself. Sabi niya, kilalanin mo ang iyong sarili. Then, you shall know the universe and you shall know God. Kapag nakilala mo ang iyong sarili, malalaman mo ang iyong disposisyon sa universe na ito, sa kalawakan, sa buong naitig, at makikilala mo ang kanakilala ng Panginoon. And so, ito po yung common concern ng bawat isa sa atin na isa pong pagnilayan po, no? Pagnilayan po natin. Dahil, hanggang sa ngayon naniniwala ko, kahit yung ilan sa atin ay ahead na ang edad, nandun pa rin yung tanong sa kanila na, sino ba ako? Ano bang layo ko sa mundo? Ano bang dapat ko talagang gawin? Ano ba talaga ang gagawin ko sa buhay? Ano po? So harapin mo yung katabi mo, sabihin mo sa kanya, kung may ganito kang tanong, masasagot natin ngayon. Kaya makinig ka. Ano po ang sagot niya? Amen. So sa atin pong pakikinig mga kapatid, ang ginagamit po natin tenga at puso. Amen. Tenga at puso. Ano po? Dahil sa pag-register ng ating mapapakinggan sa ating pong tenga, ina-analyze ng isip natin yan. Ano po? Pero ang lugar kung saan yan tumatanim, hindi po sa ating isip. Sa ating pong puso. Amen po ba? So our common concerns bilang mga tao is the question. Ano po? Yan. The question or concern of identity. Ito yung pinakaunang tanong ng mga tao. Sino ba ako? No, sino ba tayo bilang mga tao? Yan. Tanongin mo ulit yung katabi mo. Kilala mo ba talaga yung sarili mo? Kilala mo ba talaga yung sarili mo? Yan. So, yan yung magandang tanong sa bawat isa sa atin. Ano? Alam niyo po, sa isang psychological experiment, hindi ko alam kung alam niyo yung Johari window. Ano? But yung Johari window po, meron tong apat na faces. Meron tong quadrant, sa bawat isang quadrant, meron tong identity. Ano po? May identity na kilala mo yung sarili mo at alam mo ito yung sarili mo. At meron tong identity na nakikita ng tao sa'yo pero hindi mo alam sa sarili mo. Ano? So, ito po, no? Bibigyan ko ng assignment sa inyo.
Ayan, para matulungan kayong mas makilala ang inyong sarili. Sa inyong tahanan, sa inyong lugar, kung meron din kayong kaibigan, kung narito man ang inyong asawa, narito man ang inyong anak, ano po, tanungin nyo siya. Tanungin nyo sila, ano ba yung pagkakakilala mo sa akin? Ano po, ano ba yung pagkakakilala mo sa akin? Kasi sometimes, merong area sa ating buhay na blinded tayo. Hindi natin nakikita, pero kapwa natin, nakikita. Amen po ba? Amen. Amen po ba? Amen. So, may isang tao nga po kung ano, no, nakausap, sabi ko sa kanya, grabe po yung pagiging matulungin nyo, ano? Sabi niya, ay hindi, hindi naman ako matulungin. Nagbibigay lang ako basta meron ako. Ano? So, blind side niya yun, ano po na hindi niya na-acknowledge sa kanyang sarili na talaga matulungin siya. Pero nakikita ng mga tao na siya ay napakamatulungin. So, kung meron kayong kilala, tanungin nyo, try nyo pong tanungin, ano, na ano ba yung pagkakakilala mo sa akin? Ano ba yung nakikita mo sa ugali ko? Ano ba yung magandang katangian ko? Dahil matutulungan kayo mga kapatid na mas makilala nyo ang inyong sarili. Sarili. Ano po? So ito po yung tanong, ano? The question or concern of identity. At ito po yung isa sa pinakamalaking concern at question ng mga kabataan sa panahon ngayon. Sa panahon ngayon na ang daming maaaring maging pagkakilalan sa social media, sa panahon ngayon na ang daming pwedeng magka-impluensya sa isip at puso ng isang bata, ano, sa ilang isang kabataan, nandun yung tanong sa kanya sarili, sino nga ba talaga ako? Sabi po ng isang quotation na aking nabasa, no, yung pagiging teenager o yung pagiging youthful is napaka-vulnerable. Bakit daw? Kasi yung pagiging kabataan, para tayong empty paper. No, kung ano yung maitanong sa atin, ano yung maisulat sa atin, ano yung ma-influence sa atin, kadalasan doon tayo nabubuhay. Yun ang nagiging paniniwala natin. Kaya nga po, sa Pilipinas, ano, ito po, realidad ng buhay. Kaya nga sa Pilipinas, ang tinatarget ng mga leftists, alam niyo po yung leftists, ano? Mga leftists, yung mga anti-government. Kaya ang tinatarget ng mga leftists ay yung mga kabataan. Sapagkat kapag na-influensya nila yun, mahirap alisin yan sa kabataan. Hello? Nakakasunod po ba tayo? So, this is our common concern. Ano po, sometimes, nandun tayo sa tanong na, sino nga ba talaga ako? At ano nga bang layunin ko sa mundong ito? And so, ito po yung sagot ng salita ng Diyos sa atin, at ito yung sagot ng ating Panginoon. We are gifted and loved. Harapin niyo katabi mo, tapikin mo sa sabalikat at sabihin mo, You are gifted. You are loved. So, we are made in the image and likeness of God. Ito tayo, mga kapatid. We are gifted and we are loved. So, pag sinabing gifted, binayayaan. Amen. Amen po ba? Pinagkalooban. Ang bawat isa po sa atin, ayon sa desire ng Holy Spirit, ng banal na Espiritu, meron tayong kanya-kanyang kaloob. Yes. At ang identity tinanggap natin, ano po, ay yung identity ng ating pong Panginoong Hesukristo. Amen. Na kung saan ito yung dapat makita sa atin at ito yung makilala sa atin anywhere we go. Kahit saan tayo magpupunta. Then secondly, we are loved. Tayo po ay minahal ng ating pong Panginoon. Sabi nga sa Biblia, hindi tayo muna nagmahal sa Panginoon. Siya ang muna nagmahal sa atin. That's why we know how to love, we know how to value and respect other people dahil ang pagmamahal ay una natin natanggap at naranasan sa ating pong Panginoon. Amen po ba? Amen po ba? Amen. So, palagi natin tatandaan, mga kapatid, ano, kapag dumadating tayo sa mga pagkakataon na tinatanong natin ang ating sarili, ano ba talagang layunin ko sa mundong ito? O sino nga ba talaga ako? Palagi mong tatandaan, kapatid, ikaw yung taong minahal ng Panginoon at pinagkalooban niya ng kanyang buhay. Amen. Ikaw yung tao na naging dahilan kung bakit isinakripisyo niya ang kanyang buhay. Amen po ba? Amen. Hindi on a negative note, kundi isinakripisyo ng Diyos ang kanyang buhay dahil sa pagmamahal niya sa iyo. Kaya naman, kung iisipin mong walang nag-aalala sa iyo, walang tumatawag sa iyo kasi hindi mo basahod, walang kalangamusta sa iyo kasi wala pang sahodan, kung iisipin na walang nagmamahal sa iyo, kapatid, palagi mong tatandaan na isang Diyos na nag-alay ng buhay para sa iyo. Amen. Mahal na mahal ka ng Diyos na iyo. At sa maniwala ka at sa hindi, hindi mo man siya marinig, hindi mo man siya maramdaman, hindi ka niya iniiwan. Amen. Amen po ba? Amen. Harapin mo yung katabi mo, sabi mo sa kanya, kailanman, hindi ka iniiwan ng Diyos. Amen po ba? Amen, Lord. We are gifted and we are loved. Kapatid, Lord, we have different gifts, ano po, na taglay natin na minsan wala din sa iba. At yung mga kaloob na yan, ay dapat natin gamitin para mas makilala natin ang ating Panginoon at magawa natin ng maayos, ano po, yung layunin natin kung bakit tayo naririto sa mundo.
Isa pong magandang patunay ano, itong community natin, kung saan makikita mo yung iba't ibang gifts ng Holy Spirit sa bawat tao. At bawat pinagkalooban ng ating Panginoon, syempre, minamahal niya. Amen po ba? Minamahal niya. So, sa community po na to, no, hindi lahat magaling umawit, hindi lahat maganda ang tinig, hindi lahat marunong sumayaw, hindi lahat marunong humawak ng instrumento at tumugtog para sa ating po, Panginoon. Hindi lahat may kakayahang magsalita sa harap ng mga tao at ipahayag ang mabuting balita ng ating Panginoon. Pero marami sa atin ang matindi manalangin. Tama po ba? Tama po ba? Sa pamamagitan ng pananalangin na yun, mararamdaman mo na habang nagpe-pray siya, kumikilos ang banal na espiritu. Bakit? Kasi gift na yun. Isa yun sa mga kaloob niya. At kapatid, kung ikaw ay disipulo o lingkod ng ating po, Panginoon, hindi maaaring wala kang gift na tatanggapin mula sa ating Panginoon. Amen. Dahil yan ang gagamitin mo para paglingkuran siya. Amen. Amen po ba? And so, sabi nga sa Psalms chapter 139, I praise you for I am fearfully and wonderfully made. Wonderful are your works. Huwag mo sasabihin kapatid na wala kang silbi. Huwag mo sasabihin na wala kang kwenta. Kasi malaking insulto yun sa ating pong Panginoon. Sabi nga sa Psalms, I praise you for I am fearfully and wonderfully made. Harapin niyo katabi mo. Sabi mo sa kanya, kapatid. Kapatid. Alam mo. Alam mo. Ang ganda mo. Ang ganda mo. Kahit minsan. Kahit minsan. Nakasimamot ka. Nakasimamot ka. Maganda ka ba din? Maganda ka ba din? Naniniwala po ba kayo? Amen. Lahat tayo ay maganda at gwapo. Bakit? Kasi nilikha tayo in the image and likeness of God. Amen. Amen po ba? Kaya naman huwag natin sayangin, ano po yung ating pong sarili at patandain yung ating sarili agad sa sobrang consolation, sa sobrang stress. Piliin natin makalaya dito mga kapatid at i-enjoy natin ang ating pong mga buhay. Amen po ba? Amen po ba? Ang ating Panginoong Jesus sa totoo lang, hindi niya inintindi yung mga stress na yun. At kung dumadami man yung persecution sa kanya, ang tanging resort niya, ano po, ay yung tumawag sa amin. Ipanalangin lahat yun. At nagpapatuloy siya sa kanyang mission. Nakita naman natin dahil na dami kumuhusig sa kanya, ano po, nandun pa rin yung kanyang postura. Kinikilala pa rin siya bilang isang guro. Nirerespeto pa rin siya bilang isang po. So, ito po yung una, no? Yung question about or yung concern about our identity. So, tandaan natin na tayo po ay inibig, minahal ng ating Panginoon at pinagkalooban ng kanya-kanyang